What's up mga ka-sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Ang topic nga natin ngayon sa video na to ay itong si Jamie Malonzo. Bakit nga ba siya hindi naglaro sa slam dunk contest? At ito daw pala ang isa sa dahilan bakit biglaan nga siya nag-back out dito sa All-Star. Inaasahan nga siya na magiging crowd favorite. Kaso yun nga lang, hindi siya nakapaglaro. At Coach Aldin Ayo, plano na daw palang palitan ng Converge dahil sa inasal nito nung nakaraang mga nilaro nila. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, kung naghahanap kayo ng trusted at subok ng betting site, dito na kayo sa 1xBet. Pwede nga kayo tumaya dito sa laban ng GSW at Milwaukee Bucks this March 12. Dito nga din masusubukan ang kampo ni Steph Curry kung kaya nga nila talunin sila Giannis Antetokounmpo na magaganap nga this March 12. Fast pay nga ang 1xBet, highest odds at huge winnings. Kailangan nyo lang mag-register at i-click ang link na nakapin nga sa comment section. At mag-register na kayo gamit ang promo code na OSPORTS1X para makakuha kayo ng up to 7,000 na first deposit bonus. Saan pa kayo? Dito na kayo sa 1xBet. Biglaan na nga lang hindi nag-participate ang crowd favorite at inaasahan niyang sasali sana sa slam dunk contest na si Jamie Malonzo. Kaso yun nga, official nang sinabi ni Commissioner Willie Marshall the day before ng All-Star na hindi nga makapag-participate si Jamie at madami nga ang nalungkot sa desisyon niya na yun. Dahil nung sinabi niya nga ang dahilan ay hindi niya daw ipahinga ang kanyang iniindang injury sa tuhod at shoulder injury. Dahil nung laban nga nila nung Terra Firma Jeep kung saan naging dikit nga ang laban na yun, napwersa nga daw ng gusto ang kanyang balikat that game. Dahil sa kagustuhan nga nilang manalo. Tapos isa ding factor yung sunod sa nilang nilang practice nung gilas. So nabugbog na nga yung katawan ni Jamie. Kasama pa nga dyan yung kanyang tuhod na iniinda niya. Alam nyo naman na puro highlights nga ang gagawin niya dyan sa slam dunk at puro acrobatical ang ipapakita niya. Dahil siya nga ang crowd favorite. So baka lumala nga daw ang kanyang injury at maka-apekto nga ito sa preparation nila sa papalapit nga na playoffs para sa Ginebra. Yan pa naman ang importante para sa jeans. So iniingatan na nga lang daw ito ni Malonzo. Kaya nga humingi na lang siya ng tawad sa mga fans dahil nabigo niya nga ito na mapasali siya sa slam dunk contest. Lalo na madami nga ang nag-aabang sa kanya dito. Pero ganun pa man, minimake sure niya na babawi nga siya sa this playoffs. At kapag nabigyan nga siya ng opportunity next year, pag may slam dunk contest ulit, sasali na nga araw siya dito. Sayang nga mga ka-sports, sadyang kinapos lang at kailangan niya nga talaga magpahinga nitong ni Malonzo dito sa slam dunk. Kasi kung may pahinga nga lang yan sana yan ng at least 1 week before All-Star, malamang sasali yan. Knowing na mahilig ding dumakdak nga si Malonzo at na-hype nga din siya kada nakadakdak siya or basket man lang. Nag-ingat lang talaga siya ngayon ng gusto tingin ko mga ka-sports. Kasi mahalaga naman talaga sa kanya ang playoffs kaysa sa individual award. Sunod-sunod na din kasi ang mga practice games niya. Kasi kahit nga sa gilas, umaatid na nga rin siya ng practice game. So, eto na nga lang talaga yung time niya para ipahinga yung mga iniinda niyang injury. Good move na din ito para nga sa fans ni Malonzo at lalo na sa Barangay Ginebra. At least, hindi na nga sila mapipwersa yung mga injury na iniinda niya nga sa ngayon. Dumako naman tayo kay Coach Aldin Ayo na plado nga daw palitan ng Converge bilang head coach. Dahil nga naging hot topic on Converge lately dahil sa pagtanggal nga nila sa import nilang si Jamal Franklin. Ito naman ngayon ang nanganganib bilang head coach itong si Aldin Ayo. Ayon nga sa rumors, hindi daw nagustuhan ng management ang ginawang move na yun nila. Dahil okay naman ang nilalaro daw ng import nila. Tapos ganun pa ang nangyari. Kaya ayon nga sa rumors, next na mawawala sa kanilang kupunan ay itong si Aldin Ayo. Kaya naman bumwelta ang ibang coaching staff nila na nirecruit nga ni Aldin Ayo sa kanila at sinabi nga na kapag may isa nga daw na nawala sa kanilang kupunan ay lahat na daw sila ay mawawala sa coaching staff. Walang iwanan kumbaga kasi mas sanay at kapanan nga nila ang isa't isa lalo na sa sistema na pinapatokbo nga ni Aldin Ayo. Pero yun nga, sino naman ang papalit kay Coach Aldin?
bilang head coach. Sa ngayon, matunog nga at maaaring kuhain nga nila ay either sina Coach Ryan Gregorio or Alex Compton. At kaya sila nga ang mga choice dahil may mga experience din sila sa liga. Kahit pa daw matagal-tagal na nga silang hindi nagko-coach sa PBA, masakit man ito para sa Converge, pero kailangan na nga daw nila gawin para sa part nga ng shuffle. Since hindi na nga daw as talaga nagiging maganda ang asal ni Coach Aldin ayon sa nga sa isang source. Kasi bago-bago pa lang siya, tapos ganun pa ang nangyari. Ayaw daw nila kasing itolerate ng management. Siyempre, gusto nila i-maintain yung magandang prinsipyo nila. At competitiveness ang gusto nilang ipakita sa PBA fans. Kaso para sa akin mga ka-sports, hindi na kailangan palitan itong si Coach Aldin. Kasi okay naman ang pamamalakad niya. Kasi tingnan nyo naman, kahit nga bago pa lang siya sa liga, nung nakaraang conference, nasa taas nga sila ng standings. At okay nga yung nilalaro nila. Natalo lang talaga sila noon, patapos na nga yung elimination. At napago na din talaga sila siguro. Nagkaroon lang talaga sila ng import na problema. Kasi hindi nga ganun kagandang nilalaro ng last import nila nung playoffs. At dun lang sila nadali. Ayun din kasi napapansin ko kapag sobrang galingan ng import mo, may attitude problem madalas. Kasi parang natatapakan yung ego nila kapag napagsasabihan nga. Kasi syempre, alam nila, magaling na sila. So bakit pa sila kailangan pagsabihan, di ba? Kaya nagiging malaking problema nga ito. Pero para sa inyo ba mga ka-O-Sports, need ba talaga palitan itong si Coach Aldin Ayo bilang head coach ng Converge? Or dapat pagbigyan pa nga siya ng pagkakataon at malaki nga ang chance nito mapag-champion ang team niya? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O-Sports. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye!